Ngayon guys, merong makina dito na sa ating tanapan. So, ito siya. Sobrang hindi ko alam kung okay pa yun. Kung makina na to, pero bilang mekaniko, siyempre kailangan ding alamin. So far, okay pa naman yung kami niya, lighter niya. So, aasimbulin natin to guys. So, tayo matitira nito. 6 PF1 to na engine. 6 V1. So, medyo yun. Yung mga piyesa niya, sobrang dumi, pero simbolin natin. Yun yung crankshaft niya, guys. Okay. Ito naman yung crankshaft niya, tsaka yung piston. Ito naman yung head niya, ang dumi. So, ayan yung mga parts niya. Ito pa. So, kung hindi mo talaga nga naman alam yung piyesa, paano buuhin yan, talagang mabubuluhan ka. Pero bilang mekaniko, gagawa din na ito na para na mabuo siya. O ganyan sa kadumi, ganyan sa kadungis, puro kalawang. Pero sige, asimbulin natin to guys. Nagpagkaan na natin ito. Meron lang tayo may vlog sa inyo. Pero kailangan papaanda rin din natin. Medyo nalinis nga doon ng konti. Ginamit natin itong mga ito, kabras ito, yan. So medyo luminis na siya konti. So at ito pa ano, natanggal yung mga malalaking kalawang. Okay, so nalinis na natin ito naman ang kanabi ha. So ayan na siya. Okay, medyo madumi ko talaga. Okay. So okay, ngayon ginapit tayo. So ayan na yung daan natin. Medyo kuminis na siya. Hindi pa natin lililinisan ito ng krudo. Linisan pa natin. Medyo okay na siya. Intact na siya guys. So pwede na siyang ihugasan. Pagkatapos hugasan, pwede ito. Ang ginagawa natin, tapos na tayo maglinis ng mga kalawang. So parang semi-final na natin yung mga dumi. So lahat ng alikabo, loob, kailangan siyang maranggal. Kaya kailangan siyang brushan. Tapos na tayo mag sander. So ito, parang finish na ito. So tanggay natin yung mga alikabo guys. So yan siya. So nilihaan ko na rin yung ano to. Yan. Nilihaan na rin ito ng 1,000. So far okay na yung ano. Okay pa naman yung liner niya. Pa. So hindi natin magpapalit ng liner. Gagawin na natin. Nilinisan na lang natin yan for finish itong kalawang, pero swabe na siya. Okay, ano, wala na kalawang, di ba? Kubad na yung ano, may mga konti pa rin, pero at least hindi na ano, makapal na kalawang. So yan, maglilinis na tayo guys para pag mag-assemble walang dumi. Yung mga baguhan nagtatanong, ito yung hindi pa papasok yung camshaft. Ano? Okay. Sa loob silang gawa tayo yung step by step to para makita nyo talaga paano po ng isang okay. Ayan na guys, na ano na natin, na kuhan na natin, I mean nalinisan na pala natin, sorry. So ngayon malinis na siya. So kanina grabe ang dumi, no? Kasi sa labas ngayon parang mukha na siyang bago. So ayan, ready na yung case natin para asimbulin yan. So sa mga nagtatanong, ito yung top natin. Dito yung uno. Ito yung first
piston, second, third, fourth, fifth, and sixth. 6BG1, okay? So, okay. So, kapit tayo naman. Naman natin to, guys. Ito naman nilinasin yung crankshaft niya. Yung main journal. Okay. Ayan, nilinisan ko na tong crankshaft, guys. Ayan, oh. Yeah. Okay, so yan ang gagawin natin. Nilinisan natin. So, yan pala yung ano ko, opisina ko. Pasilip ko na sa inyo kadali. So, sa mga nagustong mag-order sa akin online, so registered po tayo sa, may permit po tayo, tsaka registered mechanic po tayo. Ito po yung binibenta nating hato na stocks natin na marami. Meron pa taas. Okay. So, kung sino yung gustong mag-order, text na kayo sa baba. Comment na kayo, tapos may number naman dyan. Pwede kayo nyo akong kontakin. Okay, so, balik-balik guys. Pasilip lang yun. Okay, yan na yan. So, lilisan natin to, tapos kakapit natin to kayong gabi. Overtime to, guys. Okay. Yung sa paint up. So, ngayon, medyo nalilisan natin. So, kakapit kayo. Ito naman yung crank shop. So, malinis na rin siya, guys. Yan. Kakapit na rin natin dito. So, pinakpan ko lang para, yan. Natin itong bearing, main cup bearing niya. So, ang magagawin namin na sunod, kung maglalagay kayo, kailangan tingnan nyo yung butas, ha. Ayan, no? Kailangan shoot yan doon sa butas mismo doon sa loob din. Tapat-tapat siya kasi kung hindi siya magtapat, wala siyang supply ng wala siyang supply ng oil. Tapos ito rin, no, yung kanal, no? Yan yung gatla. Okay, yan. So, yan, no? So, kailangan ano din siya, tapat din siya dyan. So, hindi makamahirapan kasi meron niyang marking. Ano? Bago kayo maglagay ng crankshaft, huwag nyo kakalimutan itong thrust washer. Dito yun ang nakalagay, oh. Yan, oh. Yan, dyan. So, nakalakyan siya. Nalalaman mo naman yan kung saan dito kasi meron naman yung forma tulad nito. Tulad nito. So, ibig sabihin dito, nakakonek yan dito. Dito yan pa ganun. So, tandaan nyo naman, meron din kanal yan. Yan, oh. Makita. Yan, oh. Itong kanal na to. Yan, oh. Yung maliit na kanal na yan. Tsaka sa kapila din. Yun din. So, yan, nakaharap yan sa crankshaft. So, nakaganyan siya. So, dyan dadaan yung oil. So, ganun din sa kabila, may kanal din yan. Ayan, kanal kabilaan yan. So, ganun din. So, nakaharap yan dyan sa, ano, sa crankshaft. Kung yung kakalimutan na, baka makalimutan nyo, magkakaroon siya ng plate. At sa bandi yung main journal. Nagyan ko ng carbon 60, guys, yung crankshaft para mas lalong tumulas. Ano ba yung carbon 60? Ayan siya, guys, yung very low turbo na, hado. So, pwede kayong bumili nito sa akin. Pwede kayong mag-order. So, ano to? Bearing to, guys, na pampadulas talaga sa bakal. Ibig sabihin, ano yan? Floating bearing yan. So, patakan natin para mas maganda yung ikot ng, ikot ng bakal sa bakal. Ano din dito? So, kakabit ko na ito. 7, 6, 5, and then yung 4, sabi ko kanina, meron siyang thrust washer, ayan, oh. So, ikakabit mo yung thrust washer bago mo ihuhulog doon. Okay, kabilaan yan siya, guys, ayan, oh. So, muna. So, okay, ito na yung thrust washer. So, same lang pa rin kanina. So, ikakabit nyo, nakaharap pa lang shop yung may kanal. Ayan, oh. Okay, so, ganun din sa kabila, kailangan yung kanal nakaharap yung sa parang shop. Bali, nakaganyan siya, ayan, oh, pagkabit. Kabilaan din. Mag-isan lang kasi ako eh. May hirap di yan. Okay, so yan na. Kakabit ko na. Magkagulat kayo bakit may kulay pula. Nilagyan natin ng carbon 60. Yung hado. Pampadulas talaga yan ng bearing, guys. Yan ang nilalagay natin. Kabit na natin. So, ang technique niyan, guys, pag magkakabit nito, tandaan niyo, wag na kayo gagamit ng tools. Kakamayin mo na niyo na yan. Wag kayo gagamit agad ng pang-higpit o ng torque wrench. So, kailangan makamay yan. Pag hindi yan makamay, ibig sabihin sabit yan. Wag yung pilitin. So, kamayin niyo na muna hanggang sa pumasok siya. Ayan, kamayin. Okay, kasi pag hindi mo kinamay, mapapanis yan. Kasi pag hindi mo kinama yan, hindi mo ma-estimate yung higpit niyan kung align ba siya o hindi. So, ibig sabihin, hindi siya align kasi nga sumasabit. Yan, okay, yan, sagad na siya. O, diba? Sagad na siya. Kinamay lang siya. So, hindi mo malalaman na okay yung setting siya. O,
hindi siya, ito rin, di makabay, matigas. Kasi di, hindi may problema. So, i-release mo siya ulit. Hanapin mo yung sa setting. Kaya, ganun lang ang pag-setting, guys. Ano, matigas, pero malambot na siya. Matigas, lalambot. So, ibig sabihin, may itamang setting siya. Mali na kayo, malambot na siya. Di ba kanina matigas yan? O ngayon, sasagad na yan. Yan, sasagad na. So, nakakamay pa siya. Sagad na. So, ibig sabihin, okay yung tira natin. Sa kabila natin, ganun din. Matigas, pero lalambot. Ayan, pero kaya na nga, ano yan, torque yan. Nakaya ka ng daliri mo, paano pa kaya na, ano. So, ganun lang siya, guys. Okay, sige, kita ko lang. Nahimpitan na natin yung main bolt, main cap bolt. Ayan. So, sagad na siya. So, yung sabi ko kanina, katapat yung aro doon sa piston 1. Okay? Kung saan nakakabit yung water pump. Ayan. Ito yung uno, piston, piston 1 yan. So yung aro, tapos may number din yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 7. Okay? So, ayan ang forma niya.